Hello, 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 hello. Good morning, Philippines. Good morning, UAE. Magandang umaga sa inyong lahat. Andito na naman ako, nagbabalik. So yeah, tapos na kami nag-walking ng alaga ko. Pangalawang araw ng aming pag-walking. So tingnan natin kung may magandang kalabasan para sa alaga ko. So kailangan niyang i-lose weight. Kailangan niyang mag-lose weight ng 2.5 kilos. Tingnan natin kung makapagbawas siya for 1 week. So, ayan. ngayon pala, bago ako umakyat, bago mag-prepare sa sarili ko, gagawa muna ako ng, or imamarinate ko muna ang aking lulutuin mamaya. So, magluluto po ako ngayon ng salunang kambing. Kambing. So, ayan. Kung tawagin dito sa UAE, meat saluna, or lamb saluna. Laham. So, ayan. Pakita ko na po sa inyo yung mga ingredients na kakailanganin natin para sa ating lamb marinate. Yung marinate muna natin. So, itong meat na to, frozen kasi. Pero kailangan talaga, bago ko niluluto, inugasan ko siya ng mainit at tubig. Kaya, makikita nyo siya, maputi-puti yung sa ibabaw niya. Pero, fresh naman to. Kasi nung binili to ng kasama ko, driver namin, bagong katay, at saka bagong hiwa-hiwa. So, ayan. Kabayan kasi, yung nagbigay sa kanya. Kaya, yun. Okay naman yung amoy niya. Kambing pa rin. So, ayan. Umbisan ko na paano i-marinate o mga ingredients ng ating, para sa ating marinate. So, ayan. So, ayan. Ito ang ating kakailanganin. Siyempre, ang ating meat. Ating kambing. Kambing meat. Or lamb na meat. So, ayan. Kaya makikita niyong puti. Kaya puti siya kasi hinugasan ko siya ng pinakulong tubig. Inarno ko muna siya ng asin. Nilamas ko siya ng asin. Tapos, hugasan muna, tapos asin, tapos yun. Pagkatapos ng asin, hugasan ulit, tapos yun na yung mainit at tubig. Yung pinakalas niya, yung mainit at tubig. So, ayan. Kaya ganyan siya, maputi-puti. Yun nga po, hinugasan ko siya ng mainit at tubig. So, ayan. 1 kilo lamb or kambing. Kambing meat. At saka 2 tablespoon ng ating flour. So, ayan. 2 tablespoon. At saka, ang ating cardamom spice, cardamom powder, 1 teaspoon. Ayan. Lemon. Dapat kasi yung lemon natin ay powder. Walang nahanap na powder. Kaya, ito na lang hinati ko siya. Ayan. Lemon. 1 teaspoon Arabic spice. Ayan. 1 teaspoon Arabic spice. At saka, 1 teaspoon cumin powder. Salt to taste. Salt. Black pepper. Ayan. 1 teaspoon din. At saka, 3 tablespoon ng ating olive oil. So, ayan. Ngayon, haluhaluin lang po natin lahat to sa ating meat. Ayan. Haluhin muna natin para may halin sa ilalim. Ating lemon. Pero dapat powder to ha. Parang tayo powder. At saka ang ating flour. Ang ating salt. Ating black pepper. So marami. At ang ating olive oil. Yeah, olive oil.
Ngayon, lalamas-lamasin lang natin lahat. Lahat ng kanyang ingredients na inilagay natin. Kaya may flour kasi mamaya pipritohin natin to ng maging light brown lang siya. Prituhin muna natin bago natin igisa yung mga ingredients na kakailanganin na ibang ingredients. Yung mga gulay. Pero ipiprito lang natin to ng maging light brown lang siya. So, yan. Mamarinate lang natin siya mga 30 to 1 hour. 30 minutes. Ito na ang ating meat marinated o ang ating lamb o kambing. Imamarinate muna natin siya. So, takpan muna natin ang plastic cover. Tapos, isiseparate muna natin habang tayo nagpe-prepare ng mga sibuyas, gulay. So, ipiprepare na rin natin para pagbaba ko mamaya, pagluto na lang. Diba? So, ayan. Takpan muna natin. Separate muna natin. So, ayan. Ngayon, ipiprito na po natin ang ating kambing, ang ating minarinate na lamb. Habang ako'y nagpiprito, ipiprepare ko na rin yung mga gulay na kakailanganin natin. So, diluluto ko na lang muna siya. Lutuin ko lang muna bago ako umakyat. So, ayan. Lagyan na natin ng mantika. Ubusin lang natin sayang kasi may 1 tablespoon pa ang laman na oil. Kape muna tayo. So, ayan. Ito yung ating minarinate. Ngayon, pipritohin na natin. Mainit na siya. Thank you.
hanggang ganito lang siya. Pag prinito natin, light brown lang. Kaya prinito siya para kahit kumulo siya ng kumulo, ng kumulo, ng kumulo. Pakuluan natin hanggang sa lamambot. Pero buo pa rin siya. Malambot siya, pero buo pa rin siya. Diba? So, ayan. Hanggang sa matapos ito, prito natin sa saka na natin igigisa yung mga sangkap nito para sa ating lamb salona. Ayan, matatapos na. Ngayon, ito na ating nitong lamb, pwede na tayo ulam kahit hindi na gawin sa luna. May ano na siya, may timpla na siya. So ngayon, isisiparit muna natin at ipiprepare na natin yung mga gulay. Okay? So ayan, ito rin ang ating mga kailangan ng gulay. Ating okra, tomato, capsicum, eggplant, potato, sibuyas, bawang, at saka luya. So dapat may ano pa to. Lalagyan din natin mamaya ng cauliflower, pandagdag lang, cauliflower at saka broccoli. Pero pag malapit ng maluto, natin ilalagay. So ngayon, prepare ko na muna, hugasan ko at hiwa-hiwain ko. So, yan. So yan, prepare ko muna siya. Bye muna, balik ako muna mamaya. So yan, nagbabalik na naman ako. So yan, mainit ng ating paglulutuan ng ating salona. So ngayon, lalagyan na po natin ng olive oil. Mas maganda olive oil. So, unahin natin ang ating sibuyas. Pero mas maganda sana to kung ang ating panggigisa ay taba ng kanyang taba ba ng kambing. Mas masarap.
Ayan, muna natin maluto siya o maging transparent ang kanyang kulay. Tapos idadagdag na natin ang kanyang ginger at saka garlic. Patayin muna natin. So, ayan. Ito ng ating ano, sibuyas. Transparent color na. Naragdag na natin ang ating ginger at saka bawang. Ayan. Luto na din ang ating bawang at saka garlic. Ngayon, isusunod na natin ang ating tomato. Tomato chop. Bali, gawa ako ng dalawa. Hayaan lang din natin maluto siya. Kanyang so yan. Ngayon lalagyan natin ng isang cinnamon pods o cinnamon bark. Saka tatlong laurel. Ang laki. Ating apat kasi maliit yung ito. Tapos, cardamom pads. Ayan. Mix lang natin. Sa pagluluto po pala ng salona, iba-ibang style, iba-ibang procedure. Tsaka yung iba, mas maraming spices. Yung iba naman, sakto lang. Pero ako naman, sakto lang din. hindi nga ito kumpletong spices ha. Kaya amo ko rin ayaw din niya ng sobrang maraming spices. Kaya so ano lang nandito rin, yun lang din yung ilalagay ko. Ngayon, lalagyan natin ng dalawang dried lemon. So, ating dried lemon, dapat ko lang yan. Ngayon, ilalagay na natin ang ating tomato paste. Dalawa ilalagay natin. So, ayan. Dapat maging ganito ang kulay niya bago natin. So, ayan lang. Ilagay ang ating curry. So, ayan. Lagyan natin ng Arabic spice. 1 teaspoon.
naglalagay pa ako ng cardamom. So ayan, half teaspoon lang. At saka ng ating kamun, cumin. Like cumin. Half teaspoon lang din muna. Black pepper. Half teaspoon lang din. Sinaglagay na tayo kanina. Ngayon, isasama na natin ang ating meat. Tikman ko siya. Yan na. So, ayan. Andito na ating inumit. Ngayon, lalagyan na natin ng tubig. So, nag-boil na ako ng tubig para madali na siyang mag-umula. Ngayon, tatakpan muna natin na hayaan natin siyang kumulo. Tapos, maya-maya pag magkakulo na siya mga 1 minute to 2 minutes, tingnan natin kung medyo malambot na yung kanyang meat. Or, may 5 minutes pala kasi yung ibang bone na may ano, yung meat. So ngayon, titikman muna natin yung kanyang asin kung kailangan pa natin magdagdag ng asin o hindi na. Kasi di ba kanina naglagay tayo ng asin doon sa minarinit nating kambing na meat. So, kaya titikman natin kung sakto na yung kanyang alat. Matabang pa siya. Dagdagan natin ng wala, hindi siya na ano yung ating asin. Kaya dadagdagan natin ng 1 teaspoon. Oh, wala pang 1 teaspoon yun. So ngayon, titingnan natin yung kanyang meat kung malambot na siya or hindi. Kasi kung malambot na, ilalagay na natin yung ating gulay. Ayan, malambot naman na siya. Hindi tutulad naman ng kalabaw. O kalabaw, baka na matagal yung maluto. So ngayon, unahin muna natin ang ating patatas. Na natin ang ating carrots. So ayan, hayaan muna natin kumulo, takpan muna natin. Tingnan natin ng mga 1 minute. Saka na natin ilalagay ang ating implant. Takpan muna natin.
after 1 minute, sa natin, amoy kambing. Pero na lang talaga siya. Tama lang naman. Hindi siya yung maanggo, hindi siya ano. So, yun, ilalagay na natin ang ating eggplant. Hindi natin siya sinasabay-sabay kasi yung ating gulay may matagal maluto, may madaling maluto. Kaya kung pagsabay-sabayin natin siya, maluto. So ayan, buksan na po natin. Ngayon, ilalagay na po natin ang ating okra at ang ating kapsikum. Sorry po pala, nakalimutan kong sabihin sa inyo na may lemon pa pala tayo. So, ayan, kasi nasa isang rep yung lemon, hindi ko na, ano, ngayon ko lang siya nakita. So, ngayon, mag-a-add po tayo ng 3 tablespoon ng ating lemon juice. At saka, maya-maya, lalagyan na din na po natin ng parsley. Leaves, chopped parsley. Ayan, ulit natin kumulo. Tapan ulit natin. Tapos, mag-chop lang tayo ng parsley. Tapos yun, tapos na. So, pahinaan lang natin ang apoy. Kung number 3 siya kanina, number 3 kanina, gawin natin 1 aniha para mas maganda yung pagkalambot ng kanyang meat. So, ayan. Kaya dapat mahina lang ang ating apoy pag naluto na siya, pag kumulo ng kumulo na siya, tapos pahinaan na natin ang apoy. So, ayan. Nandito na naman ako. Buksan na ulit natin. So, ngayon, i-add na natin ang ating parsley leaves. Ulit natin yung kanyang sabaw, kung sakto na yung kanyang alat. Hindi na tayo magpamamaya. Ang init. Init. So, para sa akin, kailangan pa ng asin. Magluluto ng ganito, dipindi lang po yung super lasa nyo kung kailangan ng parang asin o hindi na. Yun. Ngayon, dagdagan lang siya. Hayaan lang ulit natin pakuluin ng mga 1 minute, tapos papatay na lang muna natin. Hayaan na nating maluto. So, ayan. Ito na. Na siya. Kaya na lang muna natin maluto lahat-lahat. Kaya ako iakit muna sa taas. At ako'y magpapakain naman sa aking malbulilit na alaga. So, ayan. Hanggang dito na lang muna ulit. See you after 1 hour. Babay na muna. Bye! Mamaya na ang serving. Maaga pa. Pagdating pa ng amo kong babae. Nasa trabaho pa eh. Kaya mamaya na ulit. Bye! Serve na natin. Dito lang muna sa maliit na lalagyan.
Salona, Lamsalona.